May gagawin tayo. Press test. Yan. 32. Bali, check up natin kung ano sira. Press test natin. Yan, may ilaw siya. Ito natin. Ayun, meron siyang aninag, oh. May aninag siya, pero wala siyang liwanag. Okay, lagi ang problema nito, backlight. Buksan natin. Ito yung backlight natin. Testing natin kung buo pa yung ilaw natin. Wala na. Pondi talaga siya. Okay. Pondi yung ilaw natin. Pondi ilaw natin. Kaya bubuksan natin to. Guys, yun na, natanggal na natin yung mga tornilyo. Tatanggalin na natin yung panel natin. Okay guys, sa pagtanggal ng panel, kailangan maingat tayo. Tingnan natin kung may mga nakadikit pa. Kanto-kanto natin. Angat muna natin yung parehas. Bago natin iangat yung buong panel. Pag alam na natin open na siya, pwede na natin siyang tanggalin. Bali, nakalita na pala ng ilaw ko dati. Ayan siya. Gagawin natin dito. Ganun din. Palitan ulit natin ito ng dalawa. Pero itong ilaw niya kasi talagang mapula na siya. Pundihin na. May pundi na nga ito. Pundihin na ito. Kaya gagawin natin, palitan natin ito ng bago. Baklasin ko muna itong luma. Yan guys, natanggal na natin. Okay guys, ganito yung connection niya.
Sa akin kasi guys, pag nagpalit ako ng ilaw, yung tatlong strip kasi ginagawa kong dalawa lang pag 32. Kaya ito, babaguhin natin to. Tapos yung ilaw na ikakapit ko rito, dalawang set na 6 volts ang isang bulb. Tapos sa isang strip, 6 pieces na bulb. Kaya ang magiging voltahe nun, 36 volts per strip. Gagawin nating parallel. Okay. Okay guys, meron na tayong ilaw. Bali, ito na yung papalit natin. Brand new to guys, bago to. Sorry, iwa pa yan. Hindi pa siya namumula. Okay ba? Bali, dalawang strip na ikakapit natin dito. Okay, ganyan lang siya. Maliwanag na yun guys, kahit ganyan lang. Set up ko lang. Ito guys, magandang pandikit sa mga ganito, yung sa loob natin nilagay yung ilaw. Papatong lang natin sa reflector niya, maganda to. Hindi kasi ito nababaklas. Tapos pag gusto mo siyang baklasin, madali din siya tanggalin. Pero pag yung dito, pag umiinit, hindi siya umaangat yung tikit. Okay so guys, okay ang gamitin. Bali, ito na tayo sa wiring natin. Papakita ko lang kung paano gagawin ko sa wiring ko para tumibay yung ilaw natin. Ang gagawin natin dito ay parallel. Pag napundi itong isa, may isa pa siyang ilaw. Pag dalawa napundi, wala na, patay na talaga siya. Pero mas maganda to, mas matibay to. Tatagal talaga yung ilaw nito. Okay. Guys, okay na yung connection natin. Ayan siya guys, pakita ko lang yung pagkabit ko. Yan o.
positive yung pula natin. Tapos pagdating dito, positive din. Negative. Pagdating dito, negative din. Yan ang parallel connection. Parallel connection ang ginamit natin dito. Okay. Matibay yung guys. Talagang sulit yung binayad ng customer natin dito. Dahil matagal bago siyang mapundi ulit. Saka mag-a-adjust pa tayo mamaya ng supply sa backlight niya. Okay. I-fix ko lang siya ulit. And guys, okay na siya. Nakakabit na lahat. Testing natin ngayon. Okay. Okay guys, testing na natin. Umihilaw na siya. Power on natin. Yan, mag-on na siya. Umihilaw na siya guys. Okay, ngayon dahil umihilaw na siya, testing natin kung ilang volts yung supply ng backlight natin. Tingnan natin kung ilang volts. Para hindi interesado yung ilaw natin. Ang maximum lang ng supply ng ilaw natin ay 36 volts. Tingnan natin kung papasok siya sa 36. Yan guys, oh, 35.7. Okay, hindi na siya pumasok ng 36. Medyo hindi interesado yung ilaw natin. Pero mamaya, magbawas pa rin tayo ng backlight natin. Tuturo ko rin sa inyo kung paano ipasok yung service mode nito. Okay, tingnan natin kung may adjustment sa backlight nito. Yan, okay na yung backlight natin. Mababa na rin yung supply. Kaya pwede na rin siyang kahit hindi na i-adjust. Okay lang. Pero mas maganda, ma-adjust pa rin natin. Okay. Ayan guys. Okay na siya. Okay. Kabit ko lang yung frame. Okay guys, ayos na tayo. Nalagay na natin yung frame. Ayan, nalagay na natin yung mga frame niya. Okay, salpak na natin yung panel. Yan na guys, nasalpak na natin yung panel. Papagpan na natin. Okay, wala po siyang mga pakit. Papagpan na natin na guys. Nalagay na natin. Para hindi na siya gumalaw. Okay. Guys, malapit na tayo. Kapatid ko lang yung ribbon sa ribbon dito panel. Testing natin yan. Yeah.
Okay. So guys, may papalitan pa pala tayo dito. Ito, dalawang to, na globo na ito. Okay, palitan ko muna yan. Ito guys, palit natin dalawa. 5470. Okay guys, napalitan na natin yung dalawa. Okay na, medyo nakahiga lang to kasi medyo mahaba yung 5047 natin. 5470 UF, 50 volts. Kaya medyo hiniga lang natin. Okay, ready na to. Okay guys, ito na siya. Bukas na siya. Bali, ituturo ko na lang sa inyo yung service menu nito. Ito, Ohio yung tatak ng remote natin. Supremo iha. Tapos lagawin natin menu, tapos 1 1 4 7. Wala, ulit tayo ulit menu 1 1 4 7. Yun, makapas na siya. Tapos pupunta tayo ngayon sa panel. Ito yung press test pala, mayroon siyang mirror. You know, mirror niya. Try natin. Try natin yung picture. Yan, on natin. O, yan. Diba? Bumaliktad siya. Tapos, adjust natin yung backlight natin. Lagay lang natin yan sa 50. Tapos, tingnan natin mamaya yung supply natin doon. 50 lang, okay. Medyo dumilim lang siya, pero safe naman yung ilaw. Kahit maglagay tayo sa 60, para medyo liwanag lang ng konti. Okay, 60. Yan, okay na yan. Tapos, ito naman yung reset panel ID. Ito, 8 bits. LCD is map normal. Wala. Yun. Dito sa preset panel ID, doon pala yung mapping nito. Mapping niya. Nag-discoloration siya. So, yan. Nasira na yung kulay. Nako. Level 0. Sa 0 tayo, normal.